ibig sabihin nito? Huh? Hindi ako nakalimot. Nasa akin pa rin ang alaala ko. Sa madaling salita, hindi nagagana ng dalawang beses ang kapangyarihan mo sa isang tao. Parang ganun na nga. Kasi ngayon ko lang namang kinailangan gamitin yun ulit sa isang tao. Ano nang gagawin natin ito, Haru? Sayang naman. Dahil dyan, magiging magulo pa tuloy ang sitwasyon. Pero nakakaaliw din. Yamada, hindi ko nahahayaang gawin mo lang ang kahit na anong gustuhin mo mula ngayon. Ano ba yan? Bakit dito pa tayo magkikipagkita sa kanya? Nandito tayo kasi ako lang ang may hawak sa susi ng kwartong ito. Ginagamit na lang itong tambakan ngayon. Pwede namang doon na lang tayo sa classroom eh. Hay nako, hindi ka talaga nag-iisip, no? Alam mo ba, kung ano ang mangyayari kapag nalaman ng president na magkikita tayo, tayo rin ang mapapahamak. Oo nga, tama ang sinasabi niya, Yamada. O sige, ano na ba ang gagawin natin ngayon? Sa ngayon, isa pa lang ang clue natin. Yon ay kapag nagtipon-tipon ng pitong witch, matutupad ang kahit na anong kahilingan. Ang tanong, ano kaya ang talagang mangyayari? At saan naman magtitipon-tipon ng pitong yun? At papaano kaya? Teka, para may ideya ako. Hindi ko na masyadong naaalala yon. Pero noong nakaraang taon, may biglang tumawag sa akin at dinala ko sa isang lugar. Sa pagkakaalala ko, ang mga nakasama ko doon. Ang mga witch? Talaga? Pagkatapos, anong nangyari? Sinabi ko namang hindi ko na masyadong naaalala, di ba? Ano? Palagay ko naman wala kaming ginawang mahalaga noon. Oh. Ibig sabihin, may sumubok na palang magtipon sa pitong witch pero walang nangyari pagkatapos. Baka naman may kinalaman yon sa pagbalik sa mga nawawalang alaala. Kung gano'n na nga, gawin natin ulit ang Seven Witches Ceremony. Baka yun ang sagot sa mga tanong natin. Oh. Sige ba, gawin natin. Okay. Dapat ibalik na natin agad ang alaala ng mga witch. Kadiri naman. Sino naman kaya ang bastos? Sino naman kaya gumagawa ng ganyan? Sino gagawin niya? Hinaharang na ako ng student council. Kailangan ko magmadali para mabalik ang mga alaala nila. Uy, Yamada. Oh? Yung lalaking nagdanakaw ng halik, ikaw ba yun? Ha? Kasi diba sinubukan mo na akong halikan? At pati na rin sa Odagiri. Hindi, mali ka nang akala. May magandang dahilan kaya ako ginagawa yun. Sabi na nga ba, ikaw nga ang bastos na yun. Hindi nga sabi. Huwag kang maniwala sa kanila. Siya nga pala. Sabay na tayo umuwi. Gusto ko kasing hingin ang payo mo sa isang bagay. Aalis na ro si Miyambura sa club? Oo. Pero bakit daw? Bakit daw siya aalis? Ang alam ko, siya raw ang napili para maging susunod na president. Magiging abala na raw siya lagi dahil doon. Siyempre, hindi ko naman siya pwedeng pigilan kung yun ang gusto niya. Kaya hindi ko na alam ang gagawin. Okay lang yan, huwag ka mag-alala. Hahalikan ko ang lahat ng witch. Ibabalik ko ang mga alaala nila. Ano? Hahalikan? Talaga bang manghahalik ka pa rin kahit meron ka ng babala? Hindi ako manyak! May dahilan kasi yun! Basta, sasaktan ko siya kung gusto niya umalis. Pipigilan ko talaga siya! Okay? Bakit? Wala! Nandun na yung istasyon! Tara na! Sa nila, Yamada? Ha? Pwede mo na akong halikan. Puwapayag na ako. Ha? Nabuksan! Walang duda. Ito na nga ang lugar na yon. Bakit nandito ka? Hindi pwedeng pumasok dito nang walang paalam. Hindi ko inakala na ikaw pa ang tutulong kay Yamada. Ano? Ako ang tutulong kay Yamada? Ano bang pinagsasasabi mo? Nagkataon lang naman na biglang bumukas yung pinto. Sakto ang dating mo. Gusto mo bang makipagkasundo sa akin? Ano? Ha? Bakit bigla naman yata? Ewan ko. Pakiramdam ko kasi baka may magbago kapag kinalikan kita. Nagulat din ako na naisip ko yon. Nagiging bad girl na ba ako?
Yamada. Oh? Gawin na natin. Ano? Gawin na natin? Dito? Okay lang. Bakit? Ayaw mo ba? Hindi, no? O sige, tara! Babalik na ang alaala ni Shiraishi nito. Kailangan niyang malaman. Dapat sabihin ko sa kanya ang sitwasyon namin ngayon. Ang tungkol sa iba at sa pag-amin ko. Pero sa ngayon, ang importante, mabalik ko na ang alaala ni Shiraishi. Hindi yan pwede. Naglabas na kami ng babala tungkol sa mga halik niya, di ba? Makipagkasundo sa'yo? Ganun na nga. Malaking gulo kapag nagtipo ng pitong witch sa lugar na ito. Dahil doon, gusto ko sanang pigilan mo si Yamada at ang iba pa. Hindi kita matutulungan sa bagay na yan. Eh kung ipakita ko ito sa'yo. Ano ang ibig sabihin na to? Huwag kang mag-alala. Pinigilan naman siya na halikan si Shiraishi. Ano bang gusto mong palabasin? May problema ba? Huwag mong sabihin na inakala mong maitatago mo yon sa akin. Alam ko, napansin kong tuluyan ang nahulog ang loob mo kay Yamada. Ngayon, kailangan mong pag-isipang mabuti ang gagawin mo. Kung tatanggapin mo lang ang tulong ko, madaling matutupad ang kahit na anong gustuin mo. Ibabalik natin ang alaala nila ayon sa tamang pagkakasunod-sunod. Una si Maria Sarushima. Oh, sige! Kukunin ko lang yung bag ko! Yun na ba ang simula ng plano mo, ha? Sabihin mo nga, ano ba talaga ang balak mong gawin? Ha? Nakita ko kayo. Alam ko na palihim kayong nagkita ni Yamazaki kahapon. Ganun ba? Nalisto mo na pala ako. May inalok siya sa akin. Sabi niya tutuparin daw niya ang gusto ko. At ang kapalit, gusto niyang pigilan ko kayo. Siyempre, hindi ako pumayag. Hindi ako naniniwala. Huh? Alam kong gusto mo si Yamada kaya tinutulungan mo kami sa ginagawa namin. Pero bakit ka papayag na bumalik ang alaala ng mga taong malapit sa kanya? Lalo si Shiraishi Urara. May punto ka dyan. Inaamin ko. Gusto kong pigilan si Yamada. Gusto kong manatili lang kaming ganito. Pero, si Shiraishi lang talaga ang gusto niyo makita. Kahit ano pang gawin ko, hindi magbabago yon. At kahit gamitin ni President ang kapangyarihan niya, hindi yon sapat para pigilan siya. Kaya naman, hindi ko na lang siya guguluhin. Ningiti na lang ako para sa kanya. Sisimulan na natin ang strategy meeting ngayon. Dalawa na lang ang kailangan natin para sa ceremony. Sina Sayonji at Shiraishi. Sandali nga! Bakit nagabala ka pang mag-drawing? Napakapangit naman yan! Mas madaling maintindihan kapag may drawing! Simula pa lang ng mahirap na parte. Kahit hindi problema si Shiraishi, mahiwaga pa rin sa atin ang buong pagkatao ni Sayonji. Masyado pang malakas ang kapangyarihan ng babaeng yun. Kung tutusin, bakit mayroon siyang kapangyarihan na burahin ang mga alaala ng mga kapwa niyang witch? May alam ako tungkol dyan. No? Nag-research ako. Gusto ko kasing makakuha ng impormasyon kay Rika Sayonji. At nakita ko na hindi nakalista ang pangalan niya kahit saan. Oh! Sa school register at attendance records o kahit sa anong listahan. Pero, paano naman nangyari yun? Matagal na siyang estudyante. Third year na siya. Oo nga. Kaya nagtanong-tanong na rin ako sa mga kapwa niyang third year students. Pero ang sabi nila, hindi raw nila siya kilala. Ha? Huh? Ano ba talaga nangyayari? At hindi rin siya nag-underwear! Ano? Totoo ba yan? Kinalaman! Sa ngayon, unahin na natin si Shiraishi. Sa susunod na natin problemahin si Sayonji. Oo? Huh? At siguruhin mo na hindi ka napapalpak ngayon. Oo naman! O sige, magsisipiin niyo na ako! Masyado naman siyang excited. Oras na. Uunahan na kita. Pasensya na, Yamada. Sigurado,
para sa seremonya ang imbitasyon na to. Nakakatakot. Parang ayokong pumunta. Pero sabi rito, may parusa raw kung hindi tayo pupunta. Ayoko na mabigla nila akong i-expel dito sa school. Ibig sabihin para sa kanila, witch din ako. Makinig muna kayong lahat sa akin. Magtitipon-tipon tayong lahat bago dumating ang date na to. Dapat unahan natin si President. Gagawin natin ang ceremony. Pero, tatlong araw na lang bago ang deadline. Konti na lang ang natitirang oras. Shiraishi! Huh? Nandito ako para halikan ka. Ha? Wala nang oras. Sige na! Anong pinagsasabi mo? Urara, delikadong lalaking yan! Tatawag ako ng teacher! Hindi, huwag kang mag-alala. Ganyan lang talaga si Yamada. Huh? Pero pasensya ka na. Hindi ko magagawa yon. Lalo't nandito si Ito. Wala na akong pakialam sa kanya! Mauubos na yung oras natin! Baka ako ipapaliwanag ko rin sa'yo kung bakit. Ipaubayan na lang natin si Urara Shiraishi kay Yamada. Tayo naman, hahanapin natin si Rika sa Yonji at... Bakit ka tumigil? Yuhu! Kamis na kayong dalawa! Ikaw! Bakit nandito ka? Anong pakay mo? Kayo naman kasi eh! Ang kukulit nyo! Ayaw nyo talagang tumigil sa kahihimbestiga sa akin eh! Ginagawa lang namin yun kasi wala kaming kaalaman ng tungkol sa'yo! Wala? Naghanap na kami sa buong eskulahan. Pero wala kaming nakitang Rika sa Yonji kahit saan. Sabihin mo, sino ka ba talaga? Kapag binubura ko ang alaala ng tao, nawawala na rin ang lahat ng alaala nila tungkol sa akin. Kaya hindi niya makikita ang pangalan ko kahit saan. Ha? Kaya tigilan niya na ako. Wala rin kasi kayong mapapala eh. Party! Teka, sandali lang! Kung pwede, gusto kong makipagtulungan ka sa amin. Para na rin sa'yo, sana dumalo ka sa seremony namin. Ayoko nga! Ano? Sagutin mo man lang ang tanong ko sa'yo. Ano ang binabalak ng President? Bakit gusto niyang gawin ang seremony? Gusto mong malaman? Gusto ni Haru na tuluyang mawala si Yamada sa landas niya. Problema kasi kay Yamada, hindi siya makontrol ng student council. Dahil sa kanya, nagmumukha lang silang walang silpe. Huwag kang mag-alala, magtiwala ka sa akin. Shiraishi, sana maalala mo na ako. Grabe! Kahit halikan mo ko, wala rin mangyayari. Nakakapanghinayang ba? Ikaw! Sabihin mo kung sino ka! Sino pa ba? Si Urara Shiraishi. Bakit Yamada? May problema ba? Yamasaki! Anong ginawa mo? Walang iya ka! Galit na galit kaya ka, Yamada? Anong ginawa mo kay Shiraishi? Kay Shiraishi? Bakit? Anong ibig mong sabihin? Huwag ka nang magmaang-maangan! Alam kong nakipagpalit siya ng katawan kay Mikoto, Asuka! Nako, oo nga. Problema nga yan. Wala si Asuka dito, kaya hindi ko malalaman kaagad ang totoo mula sa kanya. Sagutin mo ko! Nasaan si Shiraishi kung nakay Asuka ang katawan niya? Suspended si Asuka sa school. Hindi mo ba alam yon? Suspended? Nakita kasi siyang nakikipaghalikan sa school grounds. Nasa bahay siguro siya ngayon at nagsisisi sa ginawa niyang kasalanan. Sasabihan na kita ngayon, Yamada. Kahit pumunta ka kina Asuka, hindi mo siya makikita. Nasa patakaran na student council lang ang makakabisita sa estudyanteng suspended. Yan ang akala mo. Hindi ako papayag na pigilan niyo pa ako. Alam niyo ba kung bakit hindi dapat malaman nino man ang pangalan ng ikapitong witch? Ikaw? Sabi mo kung sino ka. Sino pa ba? Si Urara Shiraishi. Bakit, Yamada? May problema ba? Kapag nagtipon-tipon ang pitong witch, matutupad ang kahit anong kahilingan. Ha? Huh? Bakit naman ako mag-aabalang pumunta sa bahay ni Asuka? Kasi kailangan! Hindi nila ako papasukin doon kung hindi kita kasama! Hindi ba tapos yung pinapanood yung pelikula eh? Wala na akong pakialam doon! Sumama ka na lang sa akin! Ngayon na nga yung pinakamagandang party!
makiusap. Yamada. Sandali, Yamada. Leona? Ha? Sabihin mo sa akin na nangyari. Hindi ka na magpakali dahil lang nakipagpalit siya ng katawan sa iba. Nakakatawa ka naman. Hindi mo kasi naiintindihan. Hindi mo ba naiisip kung ano ang nararamdaman niya ngayon? Pakiramdam niya wala siyang kalaban-laban! Ikaw lang ang hindi nakakaintindi rito. Anong sabi mo? Kahit ibalik mo si Shiraishi, wala rin mangyayari. Sayang lang ang pagod mo. Kaya huwag ka mataranta. Siya nga pala, doon sa kwento mo kanina, may napansin akong kakaiba doon. Tungkol sa mangyayaring ceremony. Ano na naman? Oh? Bakit kayo nandito? Basta tumabi ka dyan, Miyamura! Kakausapin namin si Miss Leona! Ang ginagawa niyo rito? Hihingi sana kami ng tulong kay Leona tungkol kay Rika. Sana nagsabi ka muna sa amin bago ka pumunta dito. Sakto ang dating ninyo. Nakakapagtakin na imbitado si Tamaki sa ceremony. Ang kailangan lang naman doon ay ang pitong witch, wala nang iba pa. Nakuha lang ni Tamaki ang kapangyarihan niya dahil may naiwan sa kanya si Mikoto Asuka. Pero hindi siya witch. Kung ganon, bakit inimbitahan din siya ron ni President? Ang hula ko, ang kapangyarihang taglay ni Tamaki, baka pwede pang ibalik sa witch sa pinagkunan. Alam niyo ni Yamazaki, na kaya ni Tamaki na magbalik ng kapangyarihan ng iba. Hindi maaari. Ibig sabihin, ibabalik na kay Asuka ang kapangyarihan yun bago ang ceremony? Oo, ganun na nga. Kakainis! Tapos problema pa si Shiraishi! Ano na gagawin natin? Huminahon ka. Uunahin natin si Rika sa Yonji. Pero aamin ko, mahirap talagang kalabanin ang babaeng yun. Pwede natin sabihin na nagkakaisa ang Student Council President at ang Seven Witch sa katawan at kaluluwa. Mauna na kami! Yamada! Huh? Sabihin mo nga, sino ka ba talaga? Ha? Huh? Nakakapagtaka na kasi! Paano at kailan mo nakilala ang kapatid ko? At saka, pasensya ka na. Gusto ko rin magpasalamat sa'yo. Saan naman? Matagal na panahon na kasi mula nung huli siyang tumawa. Sige,